biglang sumabog ang mga paputok sa gitna mismo ng mga nanonood ng fireworks display sa isang religious festival sa India. Nagsitaluna ng mga tao sa tubig. Tatlo ang nasawi kabilang ang isang bata. Hindi bababa sa 25 ang nalapnos ng balat at isinugod sa ospital. Kritikal ang kondisyon ng ilan sa kanila. Ayon sa pulisya, may nahulog na spark sa tumpok ng mga paputok malapit sa mga deboto. Sumadsad sa 58 pesos and 64 centavos ang halaga ng dolyar ngayong araw. Pinakamahina yan mula noong November 2022. Ikinatuwa ito ng ilang kababayan nating nagpapapalit. Ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung magtutuloy ba ang paghina ng piso sa report ni Bon Aquino. Nasurpresa si John Makapinlak nang ipapalit niya ang $200 na padala mula Amerika. Happy nga yung gastos, mababawasan yung gastos mo dahil tumaas yung exchange, di ba? O imbis na halimbawa, babayaran mo 1,000, gano'n. Ang palit mo ay 1,200, meron kang extra na 200, gano'n. Nagpapalit naman ng piso si Reggie pang gastos ng kapatid na pupuntang Japan. Ang kanyang 10,000 piso na ipalit lang ng $170. Kung mas mababa sana, mas okay. Ngayong araw, nagsara ang palitan ng piso sa dolyar sa 58.63. Ito ang pinakamababang halaga ng piso mula November 3, 2022 kung kailan sumadsad sa 58.8 ang piso kontra dolyar. Paborman para sa ilang kaanak ng OFW ang paghina ng piso. Apektado naman ito ang presyo ng mga produktong inaangkat natin tulad ng krudo at gasolina. Ang talagang tinatamaan ng ganyan, may kaya, mga mayayaman. Dahil sila naman ang uibili ng mas mahal na bilihin. Sample, mga kotse, mga pagbiyahe, kanila kinakain. Pero posible namang bumalik sa 57 peso level ang palitan sa pagtatapos ng taon. Lumalakas ang piso pagka Disyembre, di ba? Dahil dumadating yung mga ating OFW, nagbabalikan o kaya nagpapadala mas maraming pera. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naniniwalang pansamantala lang ang paghina ng piso. We do not target any specific exchange rate level. We just let the market determine the level of exchange rate. If we let the market stress to be left unattended, this would affect inflation expectation, and that's something that we are avoiding. Bon Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga sumasakay ng motorcycle taxi, magdoble ingat. Isang pasahero ang hinaras at tinakawan pa raw ng nabook niyang rider. May report si Bam Alegre. Viral ang Facebook post na ito ng isang babaeng BPO employee. Bukod sa umano ng harassment, hinold up din daw siya ng rider ng nabook niyang motorcycle taxi. Kwento ng biktima, papasok siya ng trabaho Lunes ng gabi. Wala ko ba o nagbook siya patagig? Noong una po, hindi ko po siya napansin na siya yun. Kasi po, hindi po siya mukhang rider. Like, normally kapag rider, ma-identify mo through kung ano yung color uniform. Sa gitna raw na kanilang biyahe, nang iba ang kinikilos ng rider. Pag nag-drive po siya, para pong sinasadya niya na yung parang uusog po ako sa kanya. Tapos sabi ko, kuya, dandan lang. Tapos sabi po niya, ma'am, pwede yung ano, samahan niyo ako. At nang hindi pumayag ang biktima, sabi niya, sige ma'am, ibababa kita, pero ibibigay mo sa akin yung gamit ko. Tapos po, binaba niya po ako sa hindi ako familiar na lugar. Madilim po siyang area. Pagkakuha ng handbag na may pera, mga ID at debit card, humaruro at paalis ang rider. Sinubukan ko pong maglakad, tapos may nakita po akong mga vendors. Sila po yung nagsabi sa akin na ang pinakamalapit na police station is yung sa may Baclaran. Pwede rin nating kasuhan ito ng robbery. Dahil itong kanyang scheme na ginagawa, maring ito talaga, ito yung kanyang modus. Sa pahayag ng MOVED, sinabi nilang patuloy sila nakikipag-ugnayan sa biktima, rider at mga otoridad. Naka-preventive suspension na rin daw ang rider habang patuloy ang sarili nilang investigasyon. Tiniyak din nilang may zero tolerance policy sila sa mga ganitong insidente. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinuli ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang rider na escort ni Senator Francis Tolentino. Dahil yan sa police marking sa kanilang mga motorsiklo kahit hindi naman sila police. Tauhan sila ng MMDA. Depensa ng isa, hindi siyang naglagay ng police sticker sa motorsiklong pinagamit lang sa kanya ng MMDA.
sinampahan ng dalawang rider ng reklamong usurpation of authority at illegal use of insignia. Nakikipag-ugnayan ng MMDA sa HPG at magsasagawa rin ng sariling investigasyon. Humingi ng paumanhin si Tolentino. Depensa niya, walang kinalaman ang kanyang opisina sa mga sticker o markings at suportado niya ang pag-imbestiga sa mga ito. Pinaalis na raw niya ang mga sticker sa MMDA. Tatlong araw pa lang nakasambahay ni Ruby Castro si alias Nessa. Sa CCTV nakuha sa bahay ni Ruby sa General Trias, Cavite noong Linggo, nakitang may hawak na tela si alias Nessa na itinakip niya sa CCTV. Napansin ni Ruby na may telang nakatakip sa CCTV kaya inalis niya ito. Pero tinakpan uli ni alias Nessa ang kamera. Kasunod niyan, may maririnig ng sumisigaw at tahol ng aso. Natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay si Ruby Kalaunan. Batay sa autopsy, pinatay sa sakal ang biktima. Inaresto si alias Nessa at ang manliligaw niyang si alias Dondon. Ayon sa pulisya, pagnanakaw ang motibo sa pagpatay kay Ruby. Tatlo po sila na nagplano. Tinarget po talaga. They have planned it. It is premeditated. Nasa kusina ako. Nakita ko na inano na si Madam. Sinakal ng panyo. Apo. Ni Dondon. Apo. Hindi na ako lumapit kasi naawa na po kay Madam. Sasabihin ko na na ang totoo. Pero hindi po ako pumatay kay Madam. Si Dondon po. Siya po ang nag-abot sa akin ng panyo. Sa isa po. Pero ikaw sumakal. Dalawa po kami. Nag-ila po kami sa isang panyo po. Sabi, pag nakuha daw po itong, magsasama daw po siya sa akin. Nang unang magbigay ng statement sa pulisya, itinuro ni alias Nessa bilang mastermind ang matalik na kaibigan ng biktima. Wala po akong kinalaman kasi wala naman po doon. Kaya nga nagtaka ako pati dinamay nila ako. Pero sa panayam ng GMA Integrated News, iba na ang itinuro ni Nessa. May pinatay po kami. Dalawa po kami. So yung talaga yung mastermind, yung isa pa pong katulong. So yung sinabi ko na yung isa, so dinamay ko lang po yun, yung Bik-Bik. Ituturo ko daw po si Bik-Bik kasi siya yung kaibigan. Kaibigan niya yun. Idea yung sa CCTV tatakpan. Siya din po. So yung babaeng narinig niyo po na bali-bali, trip po kami. Nagpunta sa pulisya ang isa pang kasambahay para magbigay ng statement sa pulisya bilang witness. Wala po akong sinabi sa kanila, sir. Malinis ang konsensya ko, sir. Hindi ko kaya patayin si Ma'am Ruby. Nang pagharapin sa piskalya mga suspek at kaanak ng biktima, kumambyo na naman si alias Nessa. Siya nga talaga po, sir, ang mag-ama. Tingin ng anak ng biktima, sangkot ang best friend ng kanyang ina sa krimen. Araw-araw niya po kasama at alam niya po lahat ng kilos ng nanay ko tsaka mga lakad po dahil sa pera po. Sana mapatawad nila po ako na na-bringwash lang po ako eh. Kasi po sabi po kasi nila hati-hati kami para maibigyan ko doon ng pera mga anak ko. Magbagong buhay. Hindi po katanggap-tanggap namin lang. Umamin na kayo. At para malutas ng kaso, madam, tahimik na rin yung buhay ng kapatid ko. Na-inquest na ang tatlong suspect na nahaharap sa reklamong robbery with homicide. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang senior citizen ang dumulog sa pulisya matapos mabudol at matangayan ng 700,000 pesos. Ayon sa matanda, tila na hypnotize siya noong May 24 ng tatlong babae kaya siya napawidraw ng pera. Retiradong kawani ng gobyerno ang matanda na hinihinalang na biktima ng mga miyembro ng Budol Gang. Nangangalap pa ng CCTV footage ang mga pulis para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Payo ng mga otoridad sa publiko, huwag magtiwala at makipag-usap lalo na sa mga taong hindi kilala. Hindi lang dalawa, kundi sa pitong negosyo, kasosyo ni Banban Mayor Alice Guo ang isang nagngangalang Wen Yi Lin.
si Wen Yilin ang sinasabi ni Senator Win Gatchalian na posibleng biological mother ni Guo. Sa mga dokumentong nakalap ni Senator Risa Ontiveros, incorporator sa mga negosyo ni Guo, si Lin. Gayon din ang mga kapatid at ama ng alkalde. Iisa lang din ang address ng pamilya Guo at ni Lin sa dokumento ng QJJ Group of Companies sa Securities and Exchange Commission. Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue, 1971 ipinanganak si Wen Yilin. Tumalabas na 15 taong gulang lang siya ng mga nakumano kay Mayor Guo. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang idineklarang address sa BAR ng tatay ni Mayor Guo at ni Lin. Sa kanumero nitong lote, sabi ng nakausap namin, wala namang tumirang Guo at Wen Yilin doon sa nagdaang dekada. Ayon naman sa barangay, puro warehouse lang ang nasa loteng iyon. Nang puntahan naman ang address ng mga Guo sa Valenzuela, sinabi ng mga nakausap ng GMA Integrated News na walang ganoong pangalan sa lugar. Basketball athlete na si Kobe Paras nag-comment ng hearty-eyed emoji sa IG photo ni Kailin Alcantara. Nirepost pa sa kanyang stories. Tanong ng netizens, what's the real score? Sparkle star Ashley Ortega nanalong Best Actress sa Harlem International Film Festival sa New York City para sa 2023 Cinemalaya film na As If It's True. First acting award, and what made it special pa, abroad pa. Sobrang fulfilling lang na parang all our hard work paid off kasi na-recognize yung film namin. Lost single ni RM ng BTS nag-top sa iba't ibang global music charts. Kamyembro niyang si V, naka-military break. Ginulat ang ARMY sa dance video with Korean choreographer Bada Lee. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumabog ang isang bulkan sa Iceland. Nagbuga ito ng lava na nasa 50 metro ang taas. Kita ang pagkalat ng nagbabagang lava. Ito na ang ika-5 pagsabog ng bulkan simula nitong Disyembre at pinakamalakas sa loob ng 3 taon. Naka-high alert na ang civil defense at ipinag-utos na rin ang pagpapalikas sa mga residente. Isang kawali ng paella na 15 chef ang nagluto. Ang kawali kasi 10 talampakan lang naman ang laki. Yan ang giant paella a la Cordillera sa Farmers Month Celebration sa Baguio City. Hindi lang basta paella yan dahil tampok dito ang iba't ibang produkto ng Cordillera tulad ng heirloom rice mula sa Apayao, pinuneg o blood meat sausage ng Kalinga, at kiniing o smoked meat ng Mountain Province na layon daw nilang ipakilala sa buong mundo. Sa laki at dami, nasa 1,500 tao raw ang nakakain.